Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan, ano? Usapang basura ho to. Ngayon, alam nyo, may kasabihan, ang basura, may pera sa basura, pero sa basura, iyan ho'y panukat ho yan. Kung ho yung pamunuan ng sementeryong ito, alahong pakialam. May kapabayaan, alahong respeto dito ho sa sinasabing mga nagpapahinga. Mario Joseph naman. Eto, pupukawin ho natin panoorin. Isa mga libingan sa mga lugar kung saan tayo dumadalaw para sariwain ang mga alaala ng ating mga mahal sa buhay. Dito sa kanilang himlayan, nag-aalay tayo ng dasal, bulaklak at kandila para sa mga namayapa. Pero sa Navotas Public Cemetery, iba ang eksena ng aming inabutan. Wala namang baha, pero halos lubog na ang mga nicho sa dami ng basurang itinapon dito. Ginawa na kasing tambaka ng basura ang likod na bahagi ng sementeryo. Kakalungkot talaga na sementeryo siya. Supposedly, dapat siya ay isang himlayan ng ating mga mahal sa buhay at hindi siya yung kagaya na nakita ninyo sa video na isang dump site o ibig sabihin tambaka ng basura. Sa halip na bulaklak at kandila ang ialay sa mga patay, samot-saring basura ang tumambad sa aming kamera. Ang una ko kagad na nakita, no, at na naisip nung nakita ko yung video, ito ay hindi sementeryo, ito ay isang open dump site. Madami siyang basura at hindi lang basta basura, kundi tumpok-tumpok na basura, pwedeng maging sanhi talaga ng sakit. Ang babaeng ito, sa mga nicho na pagdiskitahang magtaktak ng bahaw. Ang mga bata naman, giliw na giliw sa paglalaro na hindi alintana ang panganib sa kalusugan nila. Dapat hindi ito hinahayaan ng kanilang mga magulang na naglalaro doon. Pangalawa, dapat hindi rin ito hinahayaan ng lokal na pamahalaan, particular ng barangay at saka ng LGU. Kasi ito ay isang public cemetery. Sayang ang budget ng barangay at ng munisipyo kung ganito lang din yung makikita natin. Ito ay isang serbisyo. Ayon naman sa EcoWaste Coalition, matagal na nilang inilapit sa mga opisyal na lungsod na Navotas ang problema sa basura sa libingang ito. Nakikiusap kami kay Mayor Tiangco na resolbahin na ito. Ang tagal na nito problema na ito eh. Pero paulit-ulit, kung tutusin ang Navotas ay mayroong landfill at ang Navotas ay mayroong pinagdadalhan ng basura. Malaki rin yung budget niya para sa solid waste. Sana naman ma-actionan na ito for once. Hihintayin pa ba ng ating butihing mayor na maraming magkasakit o kaya magkaroon ng epidemya? Kaya sa mga kinaukulan dyan sa Navotas, anong plano nyo para sa inyong sinalaulang sementeryo? Pukaw na mo! Eto, i-analyze ho natin, ano? May pamunuan ho sa sementeryo kahit nasa ilalim ho yan ang sinasabing lokal na pamahalaan. May kapabayaan ho eh. Hindi ho ito nangyari overnight. Yes. Kung meron mang namamahala dyan o may pamunuan dyan, eh dapat nakikita yan. Baka bulag pipit. Matuloy na kayo mabulag. Ngayon, kaya ho natin sinasabi ito kasi frontliner ho yung pamunuan para i-report ho sa siyudad para hindi na ho umabot ng ganyan. Eh kung nagpabaya ho siguro doon sa sinasabing pamunuan, eh, ala rin pakilam yung barangay, ginawang tapunan. Ika nga, dapat may caretaker ho dyan sa sementeryo. Every public cemetery ho, meron talaga hong namamahala po dyan para i-maintain yung kalinisan po ng naturang lugar. Okay. Ayun, baka reaction nito. Alright, para mabigyan tayo ng linaw dito ano, sa issue na to, si Jose Lito Osete, Chief ng Davao City Environment and Natural Resources Office. Magandang gabi, sir, sa inyo. Good evening po. Okay, kasama ho natin si Alex Santos sa Bentulfo ho. Live ho tayo sa Kilos Pronto evening, sa PTV. Para sa bayan.
Sir, kayo ba'y nanunod ngayon ng telebisyon? Alam niyo ba itong topic namin ngayon, ang cemetery ho, parang ginawang basurahan dyan sa Navotas? Yes po, sir. Okay, nakaabot ho ba sa inyo to? Yan po ay pinaalam sa amin, kaya lang ay nagulat niya ako kung ito ay real-time nakuha. Okay, sir. Hindi namin pinapabayaan ang target niya. Sir, alam niyo, hindi na ho importante kung real-time o hindi. Sa tagal ho ng panahon, makikita hindi overnight ho to eh. Talagang ginawa na ho tambakan, nakita ho ng mga tao riyan. So para ho sa akin, wala ho ba nagre-report sa inyo na ganito na ang nangyayari sa loob ng sinasabing public cemetery sa Navotas? Pag may nagre-report po kasi sa amin na may mga basura, pinapakot po namin sa amin. May pamunuan ho ba kayo, sir? Meron bang namamahala sa sementeryo? Meron pong caretaker sa sementeryo. Siya ho ba'y sinisweldohan ng, sir, siya ho ba'y sinisweldohan ng lokal na pamahalaan o gratis lang ho to? Hindi po, ano po yun eh. Empleyado? Sila po yung nag-aasikaso sa loob ng mga ano eh. Okay. Sila ho ba'y meron hong, sila ho ba'y naka-payroll ho sa lokal na pamahalaan? Opo naman. Alright, so sir, para sa akin, baka nagpabaya ho yung nasa lokal, ito ho yung inyong caretaker, dyan ho sa loob ng sementeryo, hindi nakakaabot ho sa inyo, hindi nyo ho nalalaman. So para sa akin ho, is maganda ho siguro, hindi na ho importante kung real time o hindi, sir, para sa akin, matagal ho nangyayari na yan, nakatambak na ho dyan, such a long time. Ano ho magagawa ho natin ngayon, sir? Ay, siyempre po, muna, i-action na natin dyan. Gaano kabilis yung action ninyo? May timeline ho ba tayo, sir? Ay, pinakamatagal po yung 3 days. 3 days? Okay, sir. Bukas na bukas, sir. Sasamahan ho namin kayo. Pwede makita lang ho natin kasi parang sinasabi nyo, hindi real time. So, real time bukas, kukunan ho namin kayo, sir, na talagang umaksyon kayo at medyo kami ho'y magpapasalamat na sa inyo na kami ho'y pag-uunlakan nyo kasama ho yung team ng Kilos Pronto para makuha ho yan na case solved. Pwede ho ba yan? Okay. So maghanda-handa na ho kayo ng malaking truck ho para hakutin na ho yan dahil inakaabot na ho sa amin, sinumbong na ho yan. Okay. Asahan ho namin bukas, sir. Anong oras ho kami sa inyong tanggapan? Maging sa buong the whole day po meron po kami. Okay, so siguro sir, maagang maaga ako, tatalaga ko ho. At may magiting ho ako ng staff na pangalan si RG. Siya ho, magdarating ho ng mga alas 9, kasama ho yung aming team at gusto ho namin makita na talagang sinusolusyon nyo para ho to sa bayan, para ho to sa bayan din ng Navotas. Opo. Para na rin ho doon sa sinasabing mayor ninyo, nagsasweldo ho, walang pakinabang yung inyong caretaker, sir. End of story. Okay po, sir. Alright, bukas na bukas, sir, ha? Sir Roselito, wag na ho natin paabutin pa ng undas, ha? Yung basura po. Hindi po, may regular po kami. Alright. Okay, salamat sa inyong Kilos Pronto, sir. Okay? Okay.